Hi everyone, this is Rosie, ang inyong busong buddy pagdating sa freelancing. And for today's video, pag-uusapan namin yung isa sa mga naging topics namin sa group coaching ng Barangay VA. Kung hindi pa kayo member ng Barangay VA, ano pang ginagawa nyo? Member na kayo. And meron din silang Barangay VA Expo this coming July 29 and 30. So, tara na! So, going back to the topic, napag-usapan kasi doon is about sa mga standards and mga requirements ng mga VA agencies today. So, sa experience ko before, nung nag-apply ako sa mga VA agencies, most of the time, ang lagi talaga nilang hinahanap is yung specs ng device mo and then yung internet connection. So, ayun, according dun sa kabarangay natin, yung standard kasi ngayon ng mga VA agencies is medyo mataas na. Imagine, nagre-require na sila ng second PC, which is understandable kasi before, meron naman sa akin kung may backup na laptop. So, yun, gets ko naman yun. Pero yung pangatlo, yung generator. Dun talaga ako nawinda. So, anyway, this video, share ko sa inyo kung saan pa kayo pwede makakuha ng clients aside from VA agencies. Number one would be Facebook groups. Mapa community man yan ng freelancer or sa mga small businesses, may mga job postings doon na pwede nyong applyan. Number two, freelancing sites. Ito yung mga sites na pwede kayong mag-send ng applications. For example, onlinejobs.ph, Upwork, and marami pa iba. Number 3 would be TikTok and Instagram. Sa TikTok and Instagram kasi may mga shops, online shops na, 'di ba? Though meron din naman sa Facebook, pero kasi ngayon mas madami na talaga sa TikTok and sa Instagram. Doon pwede na rin kayong mag-send ng direct message doon sa mga potential client nyo. So, ayun nga. Tip lang, mag-ingat tayo sa pag-apply online ha, kasi madami ding nanloloko. So, ingat-ingat na lang din. So, if you have other questions about freelancing and about sa freelancing journey nyo, kung gusto nyo simulan at gusto nyo may kasabay, comment lang below and follow nyo na din ako. Thank you!